kumain ka ba ng mga kasi kinakain ko po ang kumain ng mga sa akin. Dapat ko naman yung mga kailangan ko yung Diyos sa kakain. Thank you.
Feeling close na tayo, di ba? Feeling close. Dagi tayo sa matay ng Maria.
siya inang Maria, ina natin. Eh, parang pakiramdam natin, close na close tayo. Ang feeling natin, tayo talaga ay kanyang mga anak. Kaya nga, pakisabi sa iyo ang katabi. Sabay-sabay, kapatid. Eh, totoo naman, di ba? Pag meron tayong kailangan, subo tayo na subo sa bahay ng Maria. Mahina, meron po kami karamdaman. Pero kung isa po kung ano po, kayo po bahala. Mahay ng Maria, eh, nabrang-parang namin problema. Nako, nadidipin po ang aming pamilya. Mahay ng Maria, nako, may mga tao po na gumagawa sa amin ng masama. Tutunan niyo po kami, subo dito, subo doon. Kaya nga, mga kapatid, ginagawa natin yan kasi ang feeling natin na tayo mga anak at siya ay ating mahal na nila. Palakpakan po natin ang mga kapatid. Saka sensitive tayo kapag pinag-usapan. Paborito natin, gamitin yung mga salita, hamakin nyo na ako. Hamakin nyo na ako, huwag na ng aking na. Ina, nasabi natin yan, di ba? Pag sinabihan kang pangit, okay na. Kapag sinabihan kang makakaping tata, okay na. Pero kapag nanay mo na ang minamaltrato, nako, maghahalo ang balat sa tinalupan. Balat sa tinalupan. Sige lang, huwag na huwag lang. Kasi nga eh, di may mali na ang nanay mo na nagpilis ng sakripisyo na duwag sa iyo eh, gagalang-galang na ng kahit kasi. Eh kahit nga ako eh, kahit nasa kwento, kwento lang eh. Bisan nga, malitang bata eh. May pinabasa akong libro na halukay ito sa bakul ng mga lumang aklat. Eh, nakita ko yung aklat ng alamat. Eh, gusto kong malaman kung ano yung alamat ng inyo. Ano ang alamat na makahiya? Pinya. Basta ako ng alamat. Pero ang nakati sa aking puso ay yung kwento tungkol sa isang ina. Ayon sa kwento, noong unang panahon, ay meron daw isang ina na biyuda na tanging kasabi katulong niya sa buhay ay ang kanyang anak na lalaki. At ang batang lalaki ito'y pinalaki niya sa pamamahal, pag-aruga, at lumaking mabuting binata ang lalaki nito. Sabi ng mga kapitbahay, napakaswerte ng nanay niya na ang kanya-kanya sa isang anak na binata ay napakabait. Pero nakikinig ang demonyo. Nakikinig ang demonyo. At sabi ng demonyo, meron ko din katapat ang kapatidan niya. Alam ko na meron din pagkakataon ngayon binatang iyan ay magtutusok. At pinag-aralan niyang mabuti ang kahinaan ng lalaki. Isang araw, ang demonyo ay nag-anyong isang napakagandang dalaga. Napakagandang dalaga, kumbari mahinhin na dalaga na galing sa isang malayong lugar at napagpaglamak sa kanilang probinsya. At ang sabi ng binata, si. At ang sabi niya, ako'y hindi taga rito pero ang aking angkan ay taga rito kaya napasyal lang ako. At diyan, sa kubong iyan, kami nakatira. Nagawa ng binata, dahil mo ba ang kubo dyan? Akala mo lang yun, pero matagal na dyan yung kubo na yan. At nabigrami ang binata doon sa pagkagandagandang dalaga na hindi niya alam na isa pala. Demonyo. At niligawan ng lalaking ito. At inilog ang babae ito. Siyempre, itong demonyo na ma-feel niya na hulog na ang loob sa kanya ng binata. Ipinagtapat na niya ang totoo sa kanya at sabi niya, gusto ko lang malaman mo ang puso ko'y unti-unti na rin nahuhulog sa iyo. At ang sabi ng binata, huwag sabitin mo na ako. Paano ko nasasagutin? Eh alam kong mas mahal mo ang iyong ina kaysa sa akin. Aba, siyempre mahal ko yung nanay ko yun, pero mahalin kita. Hindi pwedeng ganoon na may kaagaw ako sa itong mamahal. Kailangan patunayan mo pagmamahal.
pangako sa mga memory sa sulit kita, pagkakasalan kita. Tumamay ang gabi, magsapit na alas 12 na ating gabi, pupunta ka dito, ibibigay ko sa akin ang puso ng iyong ina. Ano? Para kalamat ng butiki. Di ba lang mamatay ang nanay ko? Ngayon yun, alamat kapag ng butiki. Kapag ginawa ko may puso, mamili ka. Ako ba ang mga kaya pagsapot ng mga butiki, binibilang sa lupa. Nagpusip ang gabi nata. Nang sumapit na ang gabi, malapit na ang alas 12, hindi mapakali ang binata. Hindi niya maisip na mawawala ang babae itong sinisinta niya na madalang niya hinintay. Kaya ayon sa kwento, nagdilim ang paningin ng binata. Pumasok siya ng kusina. At pagpasok niya ng kusina, ay ang kanyang hinanap at kinuha ang sinyo. Ang ulam sa kakain na nagtutunan siya. Kusina, kahit siya ng kalang ulam, alas mag-alas 12 ng ating gabi, kumain muna siya. Naisip niya, baka doon na ba, kaya wala mo nung naisip ko. Pero pagkatapos niya kumain, bigla na naalala ang babae, alas 12 na, at ang babae hindi mawawala sa buhay niya kapag hindi niya ginawa ang hinihiling. At ayon sa kwento, pagkatapos niya kumain, nakita niya ang matalas at matalim na kutsilyo. At kanyang tinuha ang kutsilyo. Lahat tama kung nakiyat ng hagdan. Binuksan ang pinto! Nakita niya ang kanyang nanay na mahimbing na natutulog. At sina rin po, sapagkat nakita niya ang kanyang nanay na mula pagkabagan at aruga sa kanya. Pero talagang demonyo, itinasa sa isip niya ang pagkagad na gandang mukha ng babaeng ito. Nagdalaran ito, kaya ito'y may nagdilim ang kanyang mata. At hawak ang kutsilyo, itinaas niya ang kutsilyo. At pagtaas niya ang kutsilyo, ito ay kanyang itinarak sa mesa. Itinarak sa mesa. Sa inuman. Kasi mo ang magbubot sa akin, ay magbubot. Sabi ng Andre, kaya kinuha mo na ngayon ang hasa. Pinasa niya. At na, matapos ang hasay, umalik siya, at nakamuli, nagtutulog may hindi ang kanyang nanay, nakita niya, ang kanyang nanay, na himbing na himbing, naniwala ka. Kaya ito'y tinaas niya uli, ang kanyang kutsilyo. At pagkatapos ay kanyang doon sa unang ulit, matalas na. Hindi pa rin ito sumasakalay pa. Kaya hinasa ang kutsilyo. At nang hasa-hasa ko talaga ang kutsilyo, umalik siya. Naluha siya. At ayon sa kwento, muli niya tinaas ang kanyang kamay. At pagkatapos ay itinarak sa puso ng kanyang ina. Tinarap niya sa kanyang ina, subalit hindi niya makipaon. Nais ng kanyang ina, anak, kung kailangan mo ang puso ko, ibibigay ko sa iyo maging maligaya. At itinarap ng ina ang tutsil sa kanyang puso kung iyon ang kailangan ng kanyang ina. Ayon sa kanyang ina, kinuha ng anak ang puso ng kanyang ina. At pagbabaya ng hagdan, siya ay nakatulog. Nahulog sa hagdan, nabitawan ang puso at siya ay nahulog na nakadapa. At ayon sa kwento, habang sa kanyang nakadapa-dapa, siya ay muli. At naging isang nakadapang nilalang na gumagapang-gapang at hinahanap pa rin ang puso ng kanyang ina. At yan ang alamat ng butiki. Sa'yo. Nagloob mga alamat ng inyo. At di ba, yung baka lang ang naapeto niya, alamat ng pinya, si Pina lang na malayayong nanak. Ito kasi yung tanging nakalulog ko kayo, nanay ay
Iniali ang kanyang buhay. Pero, alam niyo, alam ang kanyan. Pero, ano yung totoo? Di ba ang totoo ang mahalin namin po niya din sa puso? Di ba nga ang dali niya sa Jesus sa templo, sinabi sa kanya ni Propeta Simeon, nadarating niyo ng araw, makikita mo ang kanyang anak mo, magdadalang hati ka, na ang pakiramdam mo parang pinarama ng balaraw ang dali niyong puso o ang kanya ang dali niyong puso. Nakakapagbitaw ako ng sakit na salita. Kahit na yung panahon na nagpaalam ako sa kanya para magpare, iniyakat po yung nanay ko. Nung nagpakasal kayo, kahit na tanggap ng inyong ina na yung papakasal na, habang niyakit kayo sa altar, di ba, umiliyak siya. Kasi parang pinagatan ng balaraw yung kanyang puso. Kamilya, maraming salamat po. Kasi ganun po kami kamahal na kahit taraka ng balaraw ang iyong puso, ibibigay at ibibigay po pa rin sa amin ang aming mga kahilingan. Hihiling mo pa rin sa iyong anak na si Jesus na, anak, sana pakinggan mo ang kanilang panalangin, ang panalangin ng mga dalawang sa puso. Dahil ang mga libuan ko ito, kapag sila yung nasawi, para na rin ako tinanong naman.